Mangyayari daw ito sa Lakers sa Game 6 ayon sa dalawang Grizzlies players. Pero bago yan mga idol, balita muna dito kay Karl Anthony Towns dahil matapos ngang ma-eliminate na itong Timberwolves laban sa Denver Nuggets sa first round ay lumabas nga ang rumor na ito mga idol na maaari nga daw itong Heat, Brooklyn, Blazers, Celtics, Knicks, Pacers ay ang maaaring maging next team neto ni Karl Anthony Towns. And well mga idol, ang dahilan nga niyan ay nang dahil hindi nga fit ito ngang si Karl Anthony Towns pati na rin si Rudy Gobert, ang frontcourt duo na ito ngang team ng Minnesota. And mga idol, this season ay parang si Anthony Edwards ay parang in-establish na ang kanyang sarili bilang ang franchise player na ito ngang Minnesota Timberwolves. At itong si Karl Anthony Towns na injured for the most part ng season mga idol ay medyo nag-struggle nga sa playoffs. Kaya naman ayon dito sa isang NBA executive ay likely na ma-move itong si Karl Anthony Towns mga idol at ang likely na mapuntahan nga daw niya ay team ng New York Knicks. So let's see nga mga idol kung ang team ba ng Minnesota Timberwolves ay mag-move on na nga dito sa kanilang big man na si Karl Anthony Towns at magpo-focus na nga lang ba kay Anthony Edwards. Abangan natin niya sa off-season. At ngayon nga ipag-usapan natin ang dalawang Grizzlies player na ito na may siniguradong mangyayari sa Game 6. And well mga idol, ito munang si Desmond Bane na niyabahan nga si Rui Hachimura after ng Game 1. Well, matapos kasi ng kanilang very commanding Game 5 win against the Lakers mga idol, sa interview ni Bane ay sinabi niya siguradong babalik pa nga daw sila para sa Game 7 in front of the best fans in the NBA. Pagpapatungkol niya dito sa Grizzlies fans. So sinisigurado ni Troy Desmond Bane mga idol na matatalo ang team ng Los Angeles Lakers dahil pumunta pa nga daw at babalik pa nga daw sila for Game 7 dito nga sa arena ng kanilang team. Hindi lamang si Desmond Bane, pati na nga rin itong si Xavier Tillman. Sinabi niya, welcome back for Game 7 for sure. So basically nga mga idol, ang dalawang Grizzlies player na ito ay ginagarantisa na na matatalo ang team ng Los Angeles Lakers sa game number 6 at maglalaro pa nga daw tayo para sa game 7 sa bahay nila. Well, talaga namang gusto natin ang mga NBA player ay confident na magsalita. Pero alam naman natin kasi itong mga Grizzlies player na talaga namang medyo may angas nga. Medyo may kayabangan ng kahit kaunti sa kanilang mga pagsasalita. Kaya naman mga idol, eto nga na naman daw. Ako sa nga ng mga NBA fans ay down pa rin sila ng 3-2 pero ito na naman nag-aangas at nagyayabang nga na naman. Nung natalo nga daw itong Grizzlies mga idol sa Lakers nung game 3 and 4 ay wala namang mga sinabing mga ganitong klaseng pagyayabang at pag-aangas itong mga Grizzlies player pero nang nanalo nga sila dito sa game number 5 ay nag-umpisa nga na naman na magsalita. Umpisa na naman sa kanilang pagbabanta, pag-aangas, kagaya nga neto ni Dillon Brooks kung saan sinabi niya nga na sanay nga daw siya sa standard na kung saan siniset niya ito para sa kanyang sarili and one of these games nga daw ay magbe-breakout siya at makakashoot siya ng 3 or 4 3-pointers at babaguhin niya nga daw ang laban. Yan nga mga idol ang paninigurado ni Dillon Brooks na magkakaroon nga siya ng game-changing performance para nga dito sa Grizzlies. Dahil mga idol, alam naman natin na sobrang struggle itong si Dillon Brooks sa series nga nila dito against sa Lakers. So let's see na lang siguro bukas na rin naman mga idol ang game 6 kung ito bang mga pangako, pag-aangas, pagyayabang ng mga Grizzlies player ay kanilang ang mapangangatawan at matatalo nilang Lakers sa game 6 or pauwian na nga sila neto nila LeBron James at ni Anthony Davis at ang buong Lakers team.